Hello mga bossing, welcome back to my channel. Ngayong araw na Linggo mga bossing, kayo po ba ay nag-iisip ko na po mga magaganda na pwede nating ilagay sa ating pong pitaka para mas maka-attract tayo ng swerte at kasaganaan? Kayo po ba ay lagi na lamang problema ay walang pera? Nako mga bossing, bagamat tunay na wala talagang pera, huwag niyo po yung ibubukas sa inyo pong bibig. Lagi po tayong maraming pera mga bossing. Ngayon po, halimbawa ang inyo pong pitaka ay nakita niyong nakakagulat at talagang nakakakilabot dahil nga po, alam niyo na, ang mga nagaganap talagang wala. Ang gawin niyo po mga bossing, halimbawa ay may mga kahit mga 25 centavos o mga piso-piso, bilangin niyo to ng paulit-ulit ng palaki, parang bagong taon mga bossing ko. Umarap po kayo sa may silangan. Sa halimbawa, piso, 2 piso, 10 piso, 50, 100, liligdang-ligdangan nyo na hanggang umabot kayo ng milyon. Pero charot-charot lamang po ito mga bossing. Alam niyo naman po yan, para mas maka-attract lang kayo ng swerte. Sa mga simple mga panalangin ng mga ganyan, kayo po ay makaka-attract na ng swerte kahit walang mga ingredients na gagamitin. Pero syempre, itong araw ng linggong ito mga bossing ko ay malamang kayo po ay magsisimba. Ako po ay may ituturo sa inyo kung ano po ang pwede ninyong gawin para kayo po ay merong may bibiling kayong napakamura lang naman po mga bossing ko na ito po ay abot kaya po ninyo basta't naniniwala kayo sa mga gatong mga pamamaraan. Subukan nyo po ito mga bossing. Kaya ang video ito ay para po sa inyo. Ngayong araw na ito ng Linggo ay nag-iisip ko ano po ang mga magaganda na pwede nating gawin. Unang-una, pagkagising mo sa umaga, huwag ka munang hindi ko inaano sa inyo na magdasal kaagad kayo kasi unang-una, kayo po ay kumbagay kukurap-kurap po dyan at wala ka pa sa wisyo, hindi ka pa makakapagdasal ng taimtim na mula sa inyong pong puso. Kailangan po mga bossing kasi daman-daman nyo yung dinadasal po ninyo. Kaya kailangan, uminom ka muna ng kape. Hayaan mo munang magising ang inyo pong diwa. Kapag po kayo gising na, alive na, konting exercise, konting pasuntok-suntok muna dyan, konting patalon-talon mga bossing ko, asya, humarap muna po kayo sa may silangan. At pagkatapos po niya mga bossing, manalangin ka ng taimtim na mula sa inyong pong puso. I-claim nyo na po ang swerte, magtapong ka ng mga kamalasan, magpasalamat sa mga biyayang natatanggap po natin nito mga nakalipas na ilang araw po, isang linggo na naman ang nakalipas po sa atin. Ngayon po mga bossing, ganito po ang gawin po ninyo. Kayo po ba ay merong sampagita? Saan po ba nakatanim ang inyo pong sampagita? Alam niyo po ba mga bossing ko na ang sampagita ay maganda sa gilid ng ating tahanan at sa likod ng ating pong tahanan? Pero sa mismong harapan, medyo negative po tayo dyan at saka yung ilang-ilang. Yan po ay kasabihan din ng mga matatanda mga bossing kasi alam niyo na kung saan po ginagamit ang mga bulaklak na yan. Pero mahiwaga po ang mga jasmine flower. Yung mga jasmine flower, yung mga puting bulaklak na kababango. Mahiwaga po yan. Yan po ay ginagamit talaga sa mga gatong mga pamamaraan na pampaswerte. Ngayon po mga bossing, ganito po inyo pong gawin. Bunta po kayo sa, kayo po ba'y magsisimba? Asyay, kung kayo ba'y magsisimba, bumili lang po kayo ng isang laylay lamang po ng sampagita. Kung hindi naman kayo magsisimba, sa bahay lang kayo nagsisimba, diyan po sa inyo, kung meron po kayo sampagita, yan po ang ating gagamitin. Pero kung wala ka naman sampagita at meron po kayong kalachuchi, kasi ang kalachuchi, yan po ay puti, na puting-puti na napakabango din. Pwede rin po yan. At ang kailangan natin sa kalachuchi, mga 3 kalachuchi lamang naman po. At pagkatapos, kung wala ka pa rin kong kalachuchi, pero meron kang rosal na napakabango din, na bulaklak, pwede rin po yan. Isang rosal ay sapat na. Pagkatapos mga bossing, kung ano't ano man ang meron kayo, sampagita, kalachuchi, or kaya po ay rosal, ilagay niyo po ito sa isang platito. Budbudan niyo ito ng kaparanggot na asin. Matapos, manalangin ka sa may sinangan. At pagtapos yung manalangin, mga bossing, lagyan niyo po ito ng piso. Ang piso po natin, hugasan niyo sa tubig ulan. Walang suka, walang asin, tubig ulan po yan, nagmula yan sa kalikasan, ang dulot niyan ay swerte. At pagkatapos mga bossing, kung wala namang tubig ulan sa inyo at hindi naman po umuulan sa inyo, hugasan niyo lamang po ito sa isang basong tubig, ibabad niyo po ito sa isang basong tubig, lagyan ng isang kutsarang suka at konting asin, ibabad na 5 minuto, sa may silangan, sa umaga lamang po ang paglilinis ng ating barya. Pagkatapos na po kayo hugasan, pagtapos na ibabad na 5 minuto, hanguin niyo po ito at hayaan niyo siyang kusang matuyo sa pamamagitan ng sinag ng araw or kaya po ng hangin.
Kapag po yan inatuyo na, very good na po yan. Pwede nyo nang tahiin yung sampagita po natin, yung isang laylay na yan, pwede nyo kunin lahat ng sampagita po dyan, tapos ilagay nyo sa isang maliit na pouch na kulay pula, berde or kaya po idilaw, or gumawa ka ng sarili mong unton, ilagay nyo po yan. Ilagay nyo yung ating piso, tapos meron, halimbawa, wala kayong sampagita, may kalachuchi ka, tatlong kalachuchi, konting asin, gumawa po kayo ng unton. Yung unton, yung tinatahi po na kulay pula, berde, or kaya po'y pula. Or kaya po, yung ating rosal, ganun din po inyo pong gagawin. Konting asin lamang at saka piso, tapos tahian nyo po siya. Proven po yan na maswerte. Ilagay nyo po yan sa bag, or kaya ilagay nyo po sa inyong pong pitaka. Ang dulot po niyan ay walang humpay na sunod-sunod na daloy ng swerte. At ang kagandahan pa nito mga bossing, magiging magaan yung daloy, hindi yung bang pahirapan para kayo magkaroon ng pera. Kayo po ba'y nakaranas na ganyan, pahirapan para lang kayo magkaroon ng pera? Ito po mga bossing, iaadya ka kung saan ikaw ay laging suswertein, lalo na sa pampinansyal. Yung bang tipo na nagawa mo yung mga simpleng bagay, yung pala kikita ka ng malaking halagang pera, o kaya nakakakwentuhan mo lang si ganito, may nasabi sa inyo racket na legal na kayo po ay maaaring kumita ng pera. Yung mga ganun na hindi mo inaasahan, o kaya gumawa ka ng isang bagay, tapos ito po ay, yung palang bagay na ito ay mahalaga na maaari kang kumita ng pera, yung mga ganon. Or kaya bigla kang napataya, yung pala mananalo ka ng malaking halagang pera. Yung bang lagi kang iniaadya kung saan ikaw ay laging suswertein, lalo-lalo na sa usapin ng pampinansyal. Kung yan po mga bossing ko ay never niyo pa nagagawa, marami po tayo mga pwedeng mga pamamaraan sa mga ganyan, na mga pampaswerte, basta't may lubos kang paniniwala at manalangin ka ng team na mula sa inyong pong puso, wala pong imposible. Lalo na kung ikaw ay masipag na tao, ikaw po hindi nakakalimot tumawag sa mahal na Panginoon, sinabayan niyo pa ng mga pampaswerte, sunod-sunod po ang darating po dyan at ayuda ng mga salitain ay mga magaganda, kayo po mismo magugulat sa maraming pagbabago magaganap sa inyo pong buhay. Ilan po mga bossing, salamat po!